Mula sa kaharian ng berba niya, clear ba yung boses ko? Clear ba ang boses ko? Yes po, sir. Okay. Sa kaharian ng berba niya, may papakilala dito ang mga tauhan o mga pangunahing tauhan. Nandito si Haring Fernando, kung saan si Haring Fernando ang namumuno sa kaharian ng berba niya. At meron itong may bahay na si Reyna. Ano pangalan ng may bahay ni Haring Fernando? Ito ay si Reyna. Mag-raise lang ng hand kung gustong sumagot. Yes, Danica. Valentina po. Ay, mali. Ito ay Reyna Valeriana. Hindi Valentina na. Wala tayo sa Darna. Okay po ba? Okay, ito ay si Reyna Valeriana. Ang mag-asawa ay mayroong tatlong anak. Ito ay si Don Pedro ang panganay, si Don Diego ang pangalawa, at si Don Juan ang bunso. Isang araw nagkaroon ng sakit si Haring Fernando dahil siya ay nanaginip. Nanaginip siya na papatayin ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Ang mangyari niyan, pagkagising niya, masama na ang kanyang pakiramdam. Nagpatawag ng mga magagaling, ng mga manggagamot, pero walang nakakatalos o walang nakakapagsabi kung ano nga ba ang sakit ng hari. Hanggang sa isang araw, may isang dumating na mediko. Ang sabi niya, tanging awit ng ibong Adarna ang makapagpapagaling kay Haring Fernando. Saan nga ba makikita ang ibong Adarna? Ang ibong Adarna ay matatagpuan sa bundok Tabor, sa puno ng Piedras Platas. Ulitin ko ha, ang ibong Adarna ay matatagpuan sa bundok Tabor, sa puno ng Piedras Platas. Ang mangyari niya, ang unang maglalakbay para makapaghanap sa lunas ng hari ay si Don Pedro bilang panganay. So, di ba kapag panganay ka, gagawin mo para sa iyong mga bugagulang. Si Don Pedro ay naglakbay. Ngunit sa kanyang paglalakbay, nakasalubong siya ng matanda. Humihingi ng pagkain. Hindi niya ito binigyan. Kaya naman nagpatuloy sa paglalakbay si Don Pedro. Hanggang siya ay nakapagod. Sumandal ngayon siya sa puno at ito ay nakaidlip. Hindi alam ngayon ni Don Pedro, darating ngayon ang ibong Adarna. Nagkanta ngayon ang ibong Adarna. Sa pag-awit ng ibong Adarna, ang ugali nito pagkatapos umawit ay mag-iipot sa ano natin ay yung magpupupo. Guess niyo po ba yung mag-iipot? Yung magpupupo yung bird, ibon. Opo. Okay. Kapag natalsikan ka o nadampian ka na kahit ng konting ipot o tain ng ibon, ikaw ay magiging bato. Hindi ngayon na malaya ni Don Pedro na siya ay nakatulog sa ganda ng awitin ng ibong Adarna. Kaya naman, pagkatapos umawit ng ibong Adarna, ito ay dali-daling umipot o nagpupo at nadampisan si Don Pedro. Anong nangyari kay Don Pedro nung nabigyan ng ipot? Siya ay naging bato. Naging tama, bato Nicole. Po. Tama, Lizzie, Nadine, at Girly. Siya ay naging bato. Matagal na nawala si Don Pedro. Kaya sabi naman ng hari, maglakbay ka, Don Diego, para hanapin ang iyong nakakatandang kapatid at para hanapin ang lunas sa sakit na hari. Kaya naman dali-daling naglakbay si Don Diego. Nakakita ng magandang halaman o puno si Don Diego. Siya ay napasandal dahil napagod siya sa paglalakbay. Sa kanyang pagsandal, umawit ngayon ang ibong Adarna. Sa ganda ng awit at boses o tinig ng ibong Adarna, napatulog ngayon si Don Diego. Ano kasi ang ugali ng ibon pagkatapos umawit? Tatae po. And proper word doon ay mag-iipot. Okay? Mag-iipot. Oo po ba? Opo. Iipot ngayon siya. Nadampisan ngayon si Don Diego katabi ng malaking buhay na bato. Di ba alam niyo naman yung buhay na bato?
Apo. Apo. Oo, di ba? Yung buhay na bato, ano yun? Masakit pag binato sa'yo. Pero yung patay, yung parang hollow blocks, hindi naman magganong kasakit, di ba? Pero magaan lang po yung patay. Oo, magaan lang yun. Pero yung buhay, mabigat. Tsaka ibang kulay ng buhay sa tinatawag natin patay na bato, di ba? Ngayon, ang huling natitirang anak ay sino? Sino ang huling natitirang anak? Mag-raise lang ng hand kung sinong gusto sumagot. Yes, Chrissy? Don Juan. Okay, si Don Juan na lang ang natitirang anak. Sa tingin ninyo, papayagan kaya ni Haring Fernando na maglakbay ang bunso niyang anak? Sa tingin niyo lang. Sige, walang maling sagot. Lahat kayo may opinion. Chrissy, hindi. Bakit? Natatakot po siya. Baka iwan niya. Ay, baka di rin po siya bumalik. Oo, baka hindi na bumalik. Napansin ko si Ashley naging tahimik siya mula nung second quarter hanggang ngayon fourth quarter. Medyo naging tahimik sa pagsagot si Ashley ngayon, si Kaligia Ashley. Dati lagi siya naka-raise ng hand. Okay, sabi ni Chrissy, natatakot ng hari. Nakapanood ka naman ng ibang adar na, Chrissy? Apo, kagabi po sa daig, kaya nalala. Ah, okay. Ah, meron ba kagabi? Okay. So ngayon nga, ayaw nang maglakbay ni Haring Fernandong bunso niyang anak. Baka daw, ito ay ano? Ito ay hindi na bumalik kamukha ng kanyang dalawang anak. Ngayon, ang mangyayari niyan. Nagpumilit si Don Juan. Sinabi niya ngayon na kukunin niya at hahanapin niya ang makapagbibigay lunas sa kanyang ama at hahanapin ang kanyang mga nakakatandang kapatid na si Don Juan, ay Don Pedro at si Don? Sinong isang nawawala pa? Don Pero Diego. Don Pedro at si Don Diego, tama. Sa paglalakbay ni Don Juan, meron siyang daladalang limang tinapay. Ilan ang dala niyang tinapay? Lima. Lima po. Ngayon, habang naglalakbay siya, may natira pang tatlo niyan. Tatlo na lang ang natira. Nakakita ngayon siya ng matandang ketongin. Kapag sinabi natin, alam mo yung ketong, yung parang bukol-bukol sa ano, sa katawan ng matatanda, yung gano'n, kaya bata, tao, gano'n. Alam niyo na yun, di ba? Yung mga tipo. Oo, yung parang gano'n siya na parang allergy na hindi mo alam na bukol-bukol. Nakakita ngayon siya ng matandang ketongin. Ang matandang yon ang unang humingi kay Don Pedro at Don Diego, ngunit hindi nila binigyan. Pero itong si Don Juan, dahil siya ay mabuting tao, ay binigyan niya ng isa kahit na matagal pa siya maglalakbay. Take note pala ha, si Don Juan hindi gumamit ng kabay sa paglalakbay, kaya limang buwan ang kanyang lalakbay. Di kamukha ni Don Pedro at Don Diego gumamit ng mga kabayo. Ayan naman, si sa paglalakbay ni Don Juan, nakita niya ngayon ang matandang ketongin. Binigyan niya ito ng tinapay. At sa kanyang sa pagbibigay niya ng tinapay, sinabi ng matandang ketongin na hanapin daw ang matandang ermitanyo sa kanyang paglalakbay. Tinuro ngayon ng ketongin ang daan. Tignan niyo, di ba? Sabi ka sa inyo, kapag may ginawa ka mabuti sa kapwa, babalik sa iyo ang mabuti. Hindi mo man ito hinihingi, di ba? Kapag gumawa ka na mabuti sa kapwa. Ngayon, pagkapunta ngayon ni Don Juan sa matandang ermitanyo sa may kubo, tinuro ngayon ng matandang ermitanyo ang sagot kung paano hulihin ang ibong Adarna. Kailangan niya lang ng itatype ko sa inyo ha. Labah. Kailangan niya ng labaha. Ang labaha, ito ay parang kutsilyo na maliit. Pitong dayat.
Ang diet naman ay ginagamit ito sa bibingka. Nakita niyo to, yung ano? Search niyo para siyang calamansi. Okay? At ang gintong sintas. Okay, tandaan niyo ha, itong mga kailangan niyang gawin. Ang dalhin, labaha, pitong dayak, gintong sintas. Tandaan niyo yan ha. Ngayon, yes Nadine. Naklik ko lang po. Ah, okay, naklik mo lang. Okay, ngayon, pupunta na ngayon si Don Juan sa bundok, bundok ng Tabor. Anong, saan nakatirang ibong Adarna? Sa bundok ng? Bundok ng? Tandaan niyo yan ha, bundok Tabor. Sa puno ng? Makikita sa puno ng piedras platas. Ngayon, ang mangyari niyan, dadalhin na ngayon ni Don Juan ang mga gamit sa panghuli ng ibong Adarna. Pero, paano nga ba ito gagamitin ni Don Juan? Una, ang ibong Adarna kasi ay mayroong 7 beses kung umawit. Tandaan niyo nga, 7 beses. 7 beses umawit. At 7 beses magpalit ng kulay. So, 7 beses ang pag-awit niya, 7 beses din siya magpapalit ng kulay. Kada awit ng ibong Adarna ay kailangan sugatan ng palad ni Don Juan at patakan ng dayak. So, kung 7 yung awit niya, 7 sugat at 7 dayak din ang kanyang ipapatak sa kanyang palad para hindi ito makatulog o malabanan niya ang tulog. Pagkatapos umawit ng ibong Adarna, ay anong kailangan gawin ni Don Juan? Anong kailangan gawin ni Don Juan pagkatapos umawit ng ibong Adarna? Yun ang gusto mag-try sumagot. Ah, girly. Girly? Wala si Girly? Nakatulog yata si Girly? Nadine, sa tingin mo? Si Girly. Ah, wala siyang mic. Okay. O, sa tingin mo, Girly, anong gagawin ni Don Juan pagkatapos umawit ng ibong Adarna? Nasugat na niya yung palad niya at napataka na ng 7 dayak, 7 sugat na yon. Ngayon, ano kayang gagawin ni Don Juan? I-type mo ang sagot, girly. Maari kayong mag-type ng sagot nyo para makita natin yung mga opinion ninyo. Meron ba? Sir, pwede pong pakiulit yung tanong. Ayun, nagsalita ka, girly. Kakabalik lang po ng wifi. Ah, okay. Oh, tanong girly. 'Di ba? Sa bawat awit ng ibong Adarna, kailangan sugatan ng palad ni Don Juan. Ngayon susugatan niya ang palad. Papatakan niya ng dayap sa bawat awit. Kung 7 awit 'yon, 7 sugat ang matatamo niya at 7 dayap ang ipapatak niya sa kanyang palad. Pagkatapos sumawit ng ibong Adarna, anong kailangan gawin ni Don Juan? Yan, girly. Nakakuha ba ang tanong? Hello? Ah, sino gusto tumulong kay girly, Chrissy? Ito. Itatali ang gintong sintas sa kanyang mga sinugatan, sabi ni Julia. O, sino pang gusto mag-try bago ko sabihin ang sagot? Sabihin ni Juan ang mga impormasyon ng ibong Adarna, sabi ni Cole. Ang makakasagot may plus 10 sa mga samatid. Sa mga, ibig sabihin sa 3 samatid niyo, may tagte 10 kayo, 30 points ang total nun.
ang makakakuha ng tamang sagot. Sabi niya, tama na din. Iiwasan ang ipot ng ibong Adarna. Na din, ha? Huwag mong kakalimutan lagay yung 30 points mo. Kapag sinend mo sa akin, plus 30, sabihin mo na. Okay na din? Okay, okay ba na din? Okay. Iiwasan niyang ipot. Pagkaiwas ng ipot, doon niya tatalian ng gintong sintas ang ibong Adarna. Natalian na ngayon ni Don Juan ang ibong Adarna ng gintong sintas. Ngayon ang problema, paano kaya ang kanyang mga kapatid? Sinabi din ng ermitanyo na kumuha ng tubig sa balon at ibuhos ito sa dalawang buhay na bato. Binuhos niya ni Don Juan ang tubig at nakita niya ang kanyang mga kapatid. At nasabi niyang nahuli na ang ibong Adarna. Masayang pauwi ang magkakapatid. Ngayon yan, nandito na ang problema niyan. Si Don Pedro nakaisip ng masamang balak. Dahil si Don Juan ang nakahuli, hindi si Don Pedro, hindi si Don Diego. Nakaisip ngayon si Don Pedro ng magandang o masamang balak. Ito ay ang kuhanin ang ibong Adarna. Ginawa niya nila, pinagtulungan nila kanilang bunsong kapatid na si Don Juan, binugbog nila ito. Sa pagbugbog ngayon, sa pagbugbog nilang ganito, kinuha ngayon ng ibong Adarna pauwi. At may tumulong ngayon kay Don Juan. Nung nakarecover na siya o nakakuha na ng lakas, pag-uwi niya ngayon, hindi pa umaawit ang ibong Adarna. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Nung inuwi nilang ibong Adarna sa karya ng Berbanya, wala si Don Juan ang tunay na nakahuli kay sa ibong Adarna. Ang mangyari niyan, hindi pala aawit ang ibong Adarna kapag wala ang tunay na nakahuli sa kanya. Naging itong lanta o sinabi nga doon, naging pangit ang ibong Adarna. Hindi nila alam o hindi mawari ng nasa karian kung anong naging problema. Kaya naman, ang dumating si Don Juan. Umawit ngayon ang ibong Adarna. Nakinig ngayon ang hari, Haring Fernando. At isinalaysay, ikinuwento ng ibon ngayon, ikinuwento ng ibon na pinugbog nga at pinagtaksilan ng dalawang kapatid si Don Juan. Kaya naman ang parusa, ipapatapo ng dalawang kapatid dito sa kaharian. Ngunit dahil mabait si Don Juan, dahil napakabait ni Don Juan, sinabihan niya ang kanyang ama na siya'y nakapagpatawad na. Kung kayong tatanungin ko ngayon, kung kayo si Don Juan, halimbawa lang, kayo si Don Juan, Robert, nandiyan ba? Apo. Kung ikaw si Don Juan, mapapatawad mo ba ang kapatid mo? Pinugbog ka, kinuwang ibong Adarna? Apo, pero mapaparusahan pa rin po sila dahil sa ginawa nila. Okay, sabi ni Robert, ganyan. How about Chrissy? Chrissy? Ganun din? Julia? Gagayahin ko po si Juan. Gagayahin niya si Don Juan. Sige. Kasi yun po yung tamang gawin. Pero okay. Kailangan po nilang magbayad sa kung ano pong nagawa nila. Okay, tama. Pero si Don Juan, pinatawad niya at gusto niyang maibalik ang kanyang mga nakakatandang kapatid sa karian. Ganun ang nangyari niyan. Napakabait ni Don Juan, di ba? Ngayon, nagkaroon sila ng rotation sa pagbabantay ng ibong Adarna. Ano yung rotation na yun? Halimbawa, o gantong oras, Don Juan, ikaw magbabantay. Gantong oras, Don Pedro, ikaw magbabantay. Gantong oras, Don Diego, ikaw magbabantay. Ang mangyari niyan, sa pagbabantay nila, nakaisip na naman ng masamang balak si Don Pedro, Don Diego. Papakawalan nila ang ibon. Sinabi kasi ni Don Pedro na, o ikaw muna street magbantay para bukas kami. Kami magkasunod. O dahil pagod na siguro si Don, manakatulog siya. Pinakawalan nila ang ibong Adarna.
O ngayon, tatanungin ko kayo ulit. Nasaan na si Robert? Robert? Pa. O ngayon, pinagtaksilan ka ulit, halimbawa ng kapatid mo. Anong mararamdaman mo? Robert? Sabi niya malulungkot. Julia? Yung totoo ah, halimbawa kayo yon. Anong mararamdaman nyo? Anong mararamdaman nyo? Halimbawa kayo yon. Mahiinis at manlulumo po. Natural lang bilang tao nakakainis po. Natural lang bilang tao na mainis kayo. Siyempre, normal lang na tayong tao, di ba? Kaya ginawa ni Don Juan, nung malaman niya nakawala ng ibong Adarna, ang ginawa niya, umalis siya ng madaling araw. At pagkagising ng hari, wala na ang ibong Adarna. Ngayon yan, pinahanap ngayon si Don Juan, pero ito ay nagpakalayo-layo na. Hinanap ito ni Don Pedro, Don Diego. Nakita nila ito sa bundok ng Armenia. Tandaan niyo ha? Saan nila nakita si Don Juan? Sa bundok ng? Ito ay sa bundok Armenia ng po. Armenia. Armenia po. Tandaan niyo yung mga lugar, mga tauhan, kasi nasa quiz yan. Pagka nga, pagkadating nila, pagkakita nila kay Don Juan doon, meron silang nakitang balon. Sa balon, makikita ngayon dyan ang kaharian ng Armenia. Sa ilalim ng balon, kasi ang ibong Adarna ay puro magic, di ba? Parang ganyan. Makikita ngayon na doon ang dalawang higant, ang dalawang, ang malaking kastilyo. Ngayon, sa pagkita nila sa kastilyong iyon, sa pagkita nila sa kastilyong iyon, dali lang, dali, naghangin ano ko, laptop, wait lang. Nandyan pa ba ako? Hello? Opo. Opo, sir. Okay, okay, okay. Okay, kala ko na wala, naghang kasi laptop ko, kala ko na wala na ako. Sa lalim ng balon, may magandang kaharian ng Arsa Armenia. Ngayon yan. Sino nakita nila doon? Nakita ngayon nila doon si Prinsesa Leonora at Prinsesa Maria. Sa pagkita nila sa dalawa na napakaganda, ngunit hindi nila malapitan. Hindi malapitan ni Don Juan. Dahil mayroong nagbabantay na isang higante at pitong ulong serpiente. Pito ba? Anim, dali lang na. Dali lang, wait lang po. Para sigurado lang ako sa mga... So makikita ngayon yan, una niyang makikita ay si Prinsesa Maria. Si Prinsesa Maria, kasi yun, niready ko na yun eh. Si Prinsesa Maria ay may nagbabantay sa kanyang higante. Ang higanteng iyon ay kailangan munang mapuksa ni Don Juan. Sa pagpuksa ni Don Juan ngayon doon, makikita niya ngayon, ay, sorry na. Ulitin ko na yung mga tauhan pala sa ibaba. Sa iba, lalim ng balon, ay si... Okay, si Doña Juana. Ang una niyang nakita ay si Doña Juana, hindi pala si Doña Maria.
si Doña Juana. Ngayon yan, si Doña Juana, ay may nagbabanti sa kanyang higante. Napuksan ngayon ni Don Juan yun at nahumaling sa ganda ni Doña Juana. At sabi ni Doña Juana ay meron pa daw siyang kapatid. Pinuntahan nila ngayon ang kapatid niya ay si Doña Leonora na napakaganda din, nahumaling na naman si Don Juan. Pero bago niya makita o masilayan na magagandang ngiti at mukha ng Donya, kailangan muna niyang puksain ang pitong ulong serpiente. At natalo naman. Sa madaling sabi, natalo ito ni Don Juan ang pitong ulong serpiente. Parang medusa yung dating niya, yung may snake o mga ahas na parang ganon. Pitong ulo. Ngayon niya, natalo niya. At na dala niya si Doña Leonora, Doña Juana sa taas ng balon. Ngunit, sabi ngayon ni Doña Maria ay Doña Leonora ay nakalimutan daw niya ang singsing na mula pa sa kanyang mga magulang. Ito ay nasa ilalim ng balon. Habang pababa si Don Juan, ano naman kaya naisip ni Don Diego? Pinutol ngayon nila ang tali kung saan ang ginamit na pababa ni Don Juan. Ngayon, bilang isang lalaki lang dito, Robert, pagtataksil na naman yun, ikatlong pagtataksil ng magkakapatid. Ano nang mararamdaman mo, Robert? Magagalit ka tsaka madidismaya. Madidismaya na. Nandun yung word na yun, madidismaya. Bakit ba ano naging problema? Nagkulang ba ako sa akin, mga kapatid? Para gawin nila sa akin to, di ba? Apo. At may tumulong na lobo na alaga ni Doña Juana at ni Doña Leonora na tinulungan si Don Juan. Sa kanyang pagpapagaling, dumating niya ng ibong Adarna at umawit at gumaling ngayon si Don Juan. Sabi niya ng ibong Adarna, hanapin daw si Doña Maria Blanca. Saan ba makikita si Doña Maria Blanca? Si Doña Maria Blanca ay makita sa kaharian ng Reino. Dali lang. Reino de los Cristales o Reino de los Cristal. Paano mapupuntahan ngayon ang Reino de los Cristal na yon? Sinabihan siya na mumunta sa isa pang ermitanyo. Sabi ng ermitanyo, sumakay ka sa malaking agila at idadala ka niya sa isa pang ermitanyo. Sumakay ngayon si Don Juan sa malaking agila. Pagsakay ni Don Juan sa malaking agila, dinatnan niya ang isang matandang ermitanyo pa. Sabi naman ng matandang ermitanyo, sumakay ka pa ngayon sa olikornyo. Sumakay si Don Juan ngayon sa olikornyo. Makikita nyo sa Google, sa YouTube, o sa Google mismo, ma-search nyo, ano nga ba yung malaking olikornyo? Parang din siyang ibon na agila, pero olikornyo ang tawag dito sa kwento. Ang kaso, ang olikornyo ay binaba ito sa palikuran, o tinatawag natin ito ngayon na sa CR, sa kung saan naliligo. Diba dati kasi ng unang panahon, yung palikuran nasa labas lang? Kapala na kapag kaharian, merong isang lugar na palikuran lang, tama? Sa mga kaharian na napapanood natin. Doon siya binaba. Eh, anong mararamdaman? Halimbawa, ikaw, Robert, binaba ka doon ng olikornyo sa palikuran ng mga prince, mga donya. Anong mararamdaman mo? Malulungkot po, tsaka para pong walang respeto sa'yo. Ayun, walang respeto. In short, may hiya ka. Tama? Nagtago okay. Ngayon si Don Juan. At maliligo ngayon si Doña Maria Blanca. Nabighani si Don Juan. Na in love na naman ang inyong kuya na si Don Juan. Na in love siya kay Doña Maria Blanca at kinuha ang saplot ni Doña Maria Blanca. Ngayon, bilang isang babae,
Ano ang inyong mararamdaman kapag may nagnakaw ng inyong saplot? Anyone? Ako, no. Kasi mararanasan ko na yan, no, bilang isang lalaki naman. Nagsampay ako dun sa bahay namin ng mga damit ko, bagong biling damit, medyas. Kinabukasan, nawala. Pati hanger, dinala. Nagalit ako, syempre. Para, kayo din ba, ganon, girls? Papa. Yes po, sir. O, tama naman. O, magagalit, di ba? Tapos, o, matatakot, sabi ni Nicole. Magagalit at matatakot. Kasi, hindi naman normal yon na kuhanin ng damit. Ang sabi na ni Doña Maria Blanca, tinawag niya mga kawal, hanapin ang nagnakaw ng kanyang damit at patayin. Pagkaalis ng mga gwardiya niyan, binigay ni Don Juan ang damit kay Doña Maria Blanca. Humingi siya ng patawad at pasensya. Ako yung humihingi ng pasensya sa ginawa niyang kasalanan. Ganon sabi niya. Nakita naman ni Doña Maria Blanca pagka-sincere o pagka magiging lalaki ni Don Juan. Ay, ni Doña, o ni Don Juan, si Doña Maria Blanca. Anong ginawa ni Doña Maria Blanca? Ito ay pinatawad niya. Ngunit, kung gusto nito na mapasa kanyang kamay, kailangan niya munang dumaan sa pagsubok ni Haring Salermo. Sino si Haring Salermo? Siya ang ama ni Doña Maria. Siya ngayon ang ama ni Doña Maria. Si Doña Maria Blanca ay mayroong Si Doña Maria Blanca ay mayroong kapatid. Ito ay si Doña Isabel. Ito ay si Doña Isabel. At si Doña, alam ko Doña Juana din yung pangalan nun eh. Ngayon, ano ang pagsubok ni Hari niyan? O, isa-isay natin yung pagsubok, ha? At tignan ko lang, boys, kung kakayanin nyo. Kayo ba, girls, halimbawa, binigyan nyo ng pagsubok ang halimbawa kapag kayo ay naging dalaga na, kayo nasa tamang edad na, binigyan ng pagsubok ang manliligaw nyo at natupad niya ito, anong mararamdaman nyo? Wala? Wala ba kayong mararamdaman? Hello? Masaya at nagagalak po, sabi ni Julia. O Robert, ikaw naman, bilang isang lalaki, kapag natupad mo at nagawa mo lahat ng mga pagsubok, ano bang para sa bilang isang lalaki, anong pinapapatunayan nun? Paulit po, sir. Anong halimbawa, binigyan ka ng ikaw ang halimbawa ikaw ang nanliligaw ka, no? Halimbawa lang, no, Robert. Ikaw ay nanliligaw. Ngayon, binigyan ka ng pagsubok eh nagawa mo lahat ng pagsubok ng magulang. Anong mararamdaman mo noon? Masaya po at saka proud. Proud, syempre. At makapapakita mo noon bilang isang lalaki na sincere ka sa isang babae, tama? Apo. Kailangan bilang isang tao, babae man yan, lalaki o ano man yan, kapag may sinabi tayong, kailangan natin tuparin sa abot ng ating makakaya. Sa abot. Ibig sabihin, maaaring hindi mo makayanan kung hindi mo na talaga kaya. Pero hindi masama magsabi kung hindi mo na kaya. Tuwa po ba? Magkakalimutan na hindi masamang magsalita kung hindi mo na kaya. Oo po ba? Ngayon, sa pagsubok, unang pagsubok, itatanim ang trigo. Ang trigo, ito yung mga parang ito yung mga tinatanim na parang palay, ganyan. Itatanim ang trigo, bukas, kailangan, ang tinanim na trigo, ang naging bunga nito, ay maging tinapay na o almusal na ng hari. Imposible, posible ba o imposible? Imposible po. Imposible po.
imposible, tama. Ngayon, sabi ngayon ni Donna Maria, para magpatubo ng trigo at gawin itong tinapay ko na umagahan. Nabilib ngayon ng Hari Salermo. Nabilib ngayon ng Hari Salermo sa ginawa ni Don Juan. Sabi niya, hindi ito pwede, sabi niya. Ang ginawa ngayon ni Hari Salermo ay ikalawang utos. Sabi niya, kailangan daw si Don Juan, eto na, ikalawang utos niya. Dali lang. Ikalawang utos. Dali lang namin, nagko-call sandali. MHS. Pause. Wait lang, sandali lang, mabilis lang. Unang utos, ang trigo ay gawin ay patubuin at gawin itong tinapay na magiging umagahan ng hari. Na napaka-imposible na mangyari yun kung kinabukasan lang. Kailangan mo kasing maghintay ng ilang maraming araw para ikaw makapagpatubo ng gano'n, gawin pang tinapay. Na napaka-imposible talaga. Pero dahil nga mahal ni Doña Maria Blanca si Don Juan, gagawin niya ang lahat. Ang tawag doon, para sa akin ha, opinion ko para sa akin, ang tawag doon, martir. Kasi gagawin ng lahat para sa mahal. Kailangan, sabi ko, sinasabi lagi sa mga kaibigan ko at sa mga kakilala ko, magtira ka ng konti para sa'yo, para hindi ka masaktan. Yun na lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko. Magtira lagi ng konti para sa sarili. Okay, ngayon, next. Ngayon. Ang ginawa naman na kasunod ng hari naman ay ang paglipat. Ililipat daw ang bundok sa tapat ng hari para daw makalanghap ito ng sariwang hangin. Ayun, posible ba 'yon? Ililipat mo ang bundok sa tapat ng hari, sa bintana ng hari para makasagap ng sariwang hangin. Sinasasagot, posible. Na? Imposible po. Imposible. Pero ito ay naging posible dahil kay Doña Maria Blanca. Nausog nila ngayon ang bundok. Kasunod, sabi niya, eto kailangan mong ipunin ang 12 negrita. Papakawalan niya sa dagat at ilalagay niya sa prasko. Ang prasko, ito ay parang palayok. Ay, madali lang yan, sabi ni Doña Maria Blanca. Sumigaw siya sa dagat, bumalik ang 12 negrito at negrita. Ang hindi bumalik, ipapatayin ko, sabi ni Doña Maria Blanca. Sino naman ang gumawa ng paraan? Si Don Juan ba o si Doña Maria Blanca? Doña Maria Blanca. Doña Maria Blanca po. Si Doña Maria Blanca na naman. Kasunod na pagsubok, sabi na naman niya, gumawa ngayon ng kastilyong pandigma sa gitna ng dagat. Posible ba? Imposible. Gagawa ka daw ng kastilyong pandigma sa gitna ng dagat. Posible? Imposible. May sasagot ba? Patingin nyo lang naman. Imposible po. Imposible, sabi ni Robert.
Imposible po. Okay. Imposible kung kinabukasan, di ba? Pero posible kung matagal na panahon ang gugugulin mo. Tama? Papa. Apo. Apo. Pero, nagawa ito, kinabukasan lang, meron ng kastilyong pandigma. Ayaw na naman ang hari, ba't nagagawa naman ni Don Juan to, sabi niya. Bakit laging merong ang nagagawa lahat ni Don Juan ang mga pagsubok ko? Tanggalin mo yan, ayoko na yan. Sabi ni Haring Salermo. Ngayon yan, habang sa kanyang paglalakbay doon sa kastilyong pandigma, nahulog pala ang kanyang sing-sing. Sabi ngayon ni Haring Salermo, hanapin mo yung sing-sing ko sa dagat. O, ikaw ba, Robert? Mahanap mo ba ang sing-sing sa dagat, halimbawa? Hindi po. Hindi. Pero dahil nandiyan si Doña Maria Blanca, hinati-hati ni Doña Maria Blanca ang kanyang katawan, pinagpira-piraso niya. Sabi ni Doña Maria Blanca, huwag kang makakatulog. Kay Don Juan, sabi niya, kapag nakatulog ka, tinaas ko ang kamay ko, hindi mo alam, maari may mangyaring masama sa akin. Nasa gitna sila ngayon ng dagat. Hinati-hati ni Doña Maria Blanca ang katawan niya. Nung tinaas ni Doña Maria Blanca niyang kamay, nakatulog pala si Don Juan. Ngayon, bilang isang babae, Julia, nandiyan ba? Opo. Halimbawa, tinutulungan mo ng mahal mo, ay nakatulog pa. At pinakabilin mo na huwag matutulog. Anong mararamdaman mo nakatulog si Don Juan? Madidismaya po. Madidismaya, pero hindi gano'n naramdaman ni Doña Maria Blanca. Sa ikalawang pagtaas ng kamay niya, ay nakita na ni Don Juan. Ngunit, wala na ang isang bahagi ng kanyang daliri. Ano kaya ang daliring iyon? Nawawala na ang hintuturo na daliri ni Don ni Doña Maria Blanca. Di ba sabi ni Doña Maria Blanca, kapag nakatulog ka, hindi tinaas ko na yung kamay ko, may mawawala sa kanya. Yun nga nangyari. Binalik ngayon ni Don Juan ang sing-sing kay Haring Salermo. Sabi ni Haring Salermo, paano nangyari to? Hindi na mahanap ang sing-sing na yun sa dagat. Napakahirap. Huling pagsubok, sabi nga na naman ni Don Haring Salermo. Ay, kasi ayaw niya pakawala ng kanyang anak eh. Ayaw ibigay kay Don Juan kasi mahal naman niya ang isa't isa. Pero siguro hindi pa ready, di ba? Bilang isang magulang siguro. Kung hindi pa ready ang magulang, hindi mo maibibigay ng taos puso na loob ang iyong anak sa may gusto sa kanya. Ngayon yan, sabi ni Haris Salermo, paamuhin mo ang aking kabayo, sabi niya. Sabi ni Doña Maria Blanca, hindi na kita matutulungan sa parang ito. Dahil ang kabayong iyon ay ang aking ama, sabi niya. Magta-transform o magbabalat kayo ang ama na bilang kabayo o nagwawalang kabayo na malatoro. Paamuhin. Ngayon, pinag-ahampas o pinagpapalo ni Don Juan ang malatorong kabayo na nagwawala. At ito'y nanghina. Nag-give up yung kabayo niyan. Pero ayaw pa rin ni Hari Salermo. Isa pa, sabi niya, pumili ka sa tatlong pinto. Sabi niya ganun, ilalabas lang ang kamay. Kung tunay mong mahal, ang aking anak, makikilala mo kung sino ito sa tatlong kamay, sa tatlong pinto. Ano ang nawawala ni Doña Maria Blanca? Ang kanyang? Hintuturo. Daliri, di ba? Opo. Okay, hintuturo ng daliri. O pipili ngayon si Don Juan sa tatlong pinto na nakalabas mga kamay. Anong palatandaan niya? Tama, wala yung hintuturong daliri. Eh, napili ito ni Don Juan yung walang hintuturo. Kaya naman, nagalit ang Haring Salermo at tumakas ngayon si Doña Maria Blanca at Don Juan. Sabi ni, nakatakas sila ngayon, nakalayo na. Nanlumo ng gusto si Haring Salermo at nagkasakit. Ngayon, bago pong bumalik sa harian ng Berbanya si Don Juan, kailangan niya muna itong magpaalam. Iniwan ngayon si Doña Maria Blanca. Pero ang ganito ang naging pangako, ang kanilang usapan. Kapag ikaw, Don Juan, ay nakakita o tumingin sa ibang babae,
makakalimutan mo ako. Kasi yun ang sumpa ng Haring Saler mo. Halimbawa daw kapag si Don Juan ay tumingin sa ibang babae, makakalimutan ito. Makakalimutan siya ni Don Juan. At ganun nga ang nangyari. Dahil si Doña Leonora ay matagal nang naghihintay kay Don Juan. Matagal nang inaaya magpakasal kasi ni Don Pedro kay Doña Leonora. Pero sabi niya, meron daw itong pinandinidigang salita na hindi mo na mag-aasawa. Ngayon pala inaantay niya si Don Juan. May nag-aantay kay Don Juan. May nag-aantay kay Don Juan na Doña Maria Blanca at Doña Leonora. Sino kaya pipiliin ni Don Juan? Sino ang Team Leonora? Team Maria Blanca? Sino ang Team Leonora dito? Yung bang niligtas ni Don Juan sa ilalim ng balon? O si Doña Maria na sa karyaan ng De Los Cristales? O Rino De Los Cristales? Anong panig nyo? I-chat na, ma'am? Leonora ba kayo o kay Maria Blanca? Maria Blanca, si Robert, si Julia. Oh, Team Maria Blanca lahat sila. Tandaan nyo ha, si Leonora ay naghintay din ng matagal kay Don Juan pero wala silang usapan. Pero nagmahala naman sila ng kahit sa konting panahon lamang. Okay, Maria Blanca, si lahat, nasagot. Nakita ngayon ni Don Juan si Leonora. Nakalimutan ngayon ni Don Juan si Maria Blanca dahil kay Leonora. Matagal na hindi bumalik si Don Juan, kaya naman nag-isip. Nag-isip si Maria Blanca. Nabalitaan niya na ikakasal na si Don Juan kay Doña Leonora. Anong mararamdaman mo? Halimbawa, kapag nabalitaan mo ang minamahal mo, ikakasal na. Masasaktan, tama. Sabi ni Nicole. At sabi ni Ashley, masasaktan, syempre. Pero hindi ganun ka hindi ganun kahinang babae si Leon, si Maria Blanca. Gumawa siya ng paraan niya, dumating siya dala ng karwahe. At sinabi niya, papalubugin ko ang kaharian, sabi niya. Papalubugin niya, tinuba niya ang prasko na patuloy ang paglabas ng tubig. Pinatigil ito ni Don Juan at pinaliwanag ni Doña Maria Blanca ang naging paghihirap niya. Nilabas niya ang Negrito at Negrita para sa pagsasadula. Ang pagsasadula, kumbaga inaarte ng Negrito at Negrita, ang naging pagsubok ni Don Juan sa karya ng Reino de los Cristales. Pinapalo niya ang Negrita, pinapalo niya Negrito na matandaan siya. Pero hindi talaga maalala. Hanggang sa nagagalit na si Doña Maria Blanca. Pinapipili na siya ngayon, sabi ng arsobispo, ng pare. Since daw si Doña Leonora ang naging unang nakilalang minahal, siya papakasalan. Ang mangyayari niyan, magagalit lalo si Doña Maria Blanca. Papalubugin niya talaga ang kaharian niyan. Sabi niya, papalubugin ko ang kaharian ng Reino, ang kaharian ng Verbania. At biglang nanumbalik ang alaala ni Don Juan na sabing, huwag nung papalubugin dahil naalala na kita, mahal ko, sabi niya ganyan. Anong mararamdaman mo bilang isang babae na nakilala ka na o buling bumalik ang alaala ng iyong minamahal? Anong mararamdaman nyo? Bumalik ng alaala ni Don Juan na si Doña Maria Blanca talaga ang kanyang minamahal. Maaari kayong mag-type o maaari kayong mag-mic? Sagot? Sino sasagot? Nasaya at maiyak, sabi ni Julia, magagalak. Siyempre, di ba, tagal mong, ang dami mong inintay para doon. Ikakasal na ngayon ng dalawa at nalungkot si Doña Leonora. Ngunit, sabi nga doon, lahat happy ending. Nagpakasal si Doña Leonora kay Don Pedro since siya naman ang matagal din naghintay kay Don Pedro. At si Don Juan at Doña Maria Blanca ay nagpakasal. Ngunit sila ay nanirahan sa kaharian
or sa Reno de los Cristales. Sila ang namuno doon. At ang namuno naman sa karya ng Verbania ay si Don Pedro at si Doña Leonora. Doon nagtatapos ang kwentong Ibong Adarna. So ang haba na, isang oras ako nagkukwento, dire-diretso. Ngayon, makikita nyo, mababalikan nyo ang recording na ito, i-upload ko sa YouTube. Okay po ba? Opo. Opo. May mga tanong ba? May mga wala tanong? Po, sir. Sigurado? Opo. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Sa grade 7 ay nakaramdam kayo ng pag-ibig sa pag-iibigan ni Don Juan at Doña Maria Blanca kapag kayo ay nasa grade 8 niya. Grade 8. Lalo niyong makikita ang higpit ng pagmamahal dahil mararanasan niyo naman sa Florante at Laura ang wagas na pag-ibig. Okay po ba? So, yun lamang para sa grade 7 kayo. So, maraming salamat sa inyong lahat. Nagtiyaga, nakinig sa akin habang ako ay nagkaklase sa inyo. At mga sumasagot at syempre mga nagbibigay ng mga sagot nila sa mga sa Messenger, sa Google Classroom, ng mga impormasyon nila. At sana sa face-to-face makita niyo ako, makita ko kayo, at masabi niyo na, ay, Teacher Erwin ko yun, yung online class namin. So sana pag-pray natin na bumuti na ang lagay ng mundo para sa ating lahat. Okay po ba? Apo. Po, sir. Okay, mag-open ka na kayo. Tingnan po ang mga mukha ninyo. Para kapag nakita ko yung sa daan, makikilala ko kayo. Ayan na si Julia. Nahihiya si Julia kung mare, pero sa TikTok hindi. Nandiyan na si Tricia. Sige, magsama na lang kayo ng kapatid mo ni Keisha. Para yung connection niya mabilis, pwede rin naman. Nandiyan na rin si Tricia. Si Tricia, nung nag-start tayo, di man sa ano. Oh, hindi pa siya ganun ka-chubby face, so. Okay. So, ngayon, nakita ko na kayo. So, maraming salamat. Huwag niyo kakalimutan na mga lagi kong inabinin sa inyo, di ba? Laging magpakbait, syempre. Kung may ginawa kayo sa kapwa, babalik ito na maganda pa sa inyo. Lagi lang kayo tumulong sa kapwa ninyo. Huwag niyong isipin na baka malamangan kayo. Hindi. Dapat sa pagtulong, wag niyong isipin yung negatibo. Laging positibo lang. Good day. Maraming salamat sa inyo, integrity. Good day po. Thank you po. Good day po. Salamat po. Thank you po. Good day po, sir. Thank you po. Maraming salamat.
7. May pag sabi niyang ganon, binalik niya sa akin yung papel. Ay, ulit-ulit. Ay, ulit-ulit.